Magandang umaga po muli sa inyong lahat, mga kapatid. Kumusta po ang ating mga paggising ngayong umaga? Nawa ay may kasiglahan ang ating mga katawan, puso at isip para sa ating magampanin muli sa buong maghapon. Ngayon po'y akin kayong inaanyayahan na tayo po'y maglaan ng kaunting panahon para sa ating pakikipag-ugnay sa ating Diyos sa pamamagitan po ng ating tinapay ng buhay tuwing araw ng Lunes. Ang ating pong batayang teksto sa umagang ito ay matatagpuan po sa Lumang Tipan, sa Ikalawang Hari, Kabanata 4, mga talata 1-7 na ganito ang sinasabi. Tinulungan ni Eliseo ang isang byuda. Minsan ang asawa ng isa sa mga propeta ay lumapit kay Eliseo. Sinabi niya, "Hindi po kaila sa inyo ng asawa ko'y namuhay ng may takot kay Yahweh hanggang sa mamatay. Ngayon po, ang dalawa kong anak na lalaki ay gustong gawing alipin ng isa sa mga pinagkakautangan namin." "Ano ang may tutulong ko sa iyo?" tanong ni Eliseo. "Ano bang mayroon ka sa bahay mo?" "Wala po, maliban sa isang boteng langis," sagot niya. Sinabi ni Eliseo, "Puntahan mo ang iyong mga kapitbahay at humiram ka ng mga lalagyan ng langis hanggat mayroon kang mahihiram. Pagkatapos, magkulong kayong mag-iina sa inyong bahay at lahat ng lalagyang nahiram mo'y punuin mo ng langis na nasa bahay mo. Itabi mo ang mga napuno na." Umuwi nga ang babae sa pagdating sa bahay ay nagkulong silang mag-ina at isa-isang pinuno ng langis ang mga lalagyan habang ang mga ito'y dinadala sa kanya ng kanyang mga anak. Hindi alam ng ina na puno ng lahat kaya sinabi niya, "Abutan pa ninyo ako ng lalagyan." "Puno na pong lahat," sagot ng kanyang mga anak, at tumigil na ang pagdaloy ng langis. Pumunta siya kay Eliseo, ang lingkod ng Diyos, at isinalaysay ang nangyari. Sinabi ni Eliseo sa babae, "Ipagbili mo ang langis at babayaran mo ang iyong mga utang. Ang matitira ay gamitin ninyong mag-iina." Ang reflection po natin sa umagang ito ay pinamagatan kong The Miracle in Obedience. May karanasan na po ba tayo na magbenta o ano yung mga nais nating kaunting pagkakitaan upang tayo ay magkaroon ng kita sa bawat araw? Magkaroon ng kaunting salapi. Ano rin po yung huling nahiram ninyo sa kapitbahay o sa mga tao, sa inyong mga kakilala at mga kaibigan? What's more trouble, having credit cards or not having them? Should you cut your app? Si Eliseo ang sumusunod kay Elijah na naging propeta sa bayan ng Israel. Sa kwentong ito, nakapaloob ang isang babaeng asawa ng isa sa mga propeta na lumapit kay Eliseo. Sa lahat ng propeta ng Israel, si Eliseo ang siyang pinakamalapit sa mga dukha at isinasantabi ng kanyang panahon. Sa kanilang piling at alang-alang sa kanilang ginagawa niyang karamihan sa kanyang mga himala. Tiyak na ito ang dahilan kung bakit sa pagsasalin sa atin ng mga salaysay na ito, nananatili pa rin ang lamnam at kulay ng pagkakalahad nito ng mga unang saksi, ang mga dukha at mga isinasantabi. Bagamat mas kabilang sa mga alamat kaysa kasaysayan ang mga tekstong ito, ipinapahiwatig pa rin ng mga ito kung paanong nakikilala ng mga simpleng tao ang kapangyarihang ibinigay ng Diyos sa kanyang propeta para tulungan sila at bigyan ng konsuelo at tugunan ang kanilang pangangailangan. Laging itinuturo sa atin tungkol sa Diyos ang mga miracles. Ipinapakita ng mga ginagawa ni Eliseo na pinagkakatiwala sa kanya ni Yahweh ang kapangyarihan nito na parang isang mayordomo na pinagkakatiwala ang igawad sa mahihina ang tulong ng Diyos. Samantalang ang mga miracles naman sa Ebanghelyo ay nagaanyaya sa atin na makita kay Jesus, ang Diyos mismo, na naging tao, dumating sa tao at nakipamuhay sa mga tao. Kaya nagkakamali ang ilang mananampalataya na kontento nang makita kay Jesus ang isang may kapangyarihang Diyos para magpagaling. Kung magkagayoy, walang pinag-iba si Jesus kay Eliseo. Bakit kaya ang babaeng balo ay lumapit kay Eliseo? Dahil alam niyang siya ay lingkod ng Diyos, isa siyang propeta, pagkat hindi niya alam kung kanino ba siya lalapit o saan siya pupunta. O alam din po niya na si Eliseo ay gumagawa ng mga miracles. At gayon din, alam niya na siya ang boss ng kanyang husband noon. Ano ang tugon na sagot ni Eliseo sa babaeng balo? Ano ang nakikitang katangian ni Eliseo? Si Eliseo ay isang mahabagin.
He felt responsible for her, and he was willing to help. He was open to being used by God bilang isang propeta. Bakit niya tinanong si Eliseo kung ano ang meron, o bakit tinanong ni Eliseo kung ano ang meron sa kanyang bahay? Ano kaya ang nais na ipakita nito? He was testing her to see if she was really in need, or he was evaluating his options, or he wanted to involve the widow in this miracle, or because God uses whatever, kung anuman ang mayroon ang isang tao. What do you think the oil stopped flowing? Kulang ng sisidlan o wala ng sisidlan? O because their need was met? Or to keep them from getting greedy? Or to keep them dependent on the Lord? Ano kayang nire-represent ng babaeng balong ito? Bakit siya sumunod? Ano ang maginamit niyang alternatibo? Ito nga ba isang miracle? Ang mga mahimalang gawa ni Eliseo na nakatala sa Kabanata 4 ay nagpapahayag ng mga katotohanang espiritual sa madulang pagkilos ng Diyos. Ang salaysay ng balot ng dalawa niyang anak ay nagpapahayag na ang Diyos ay nangangalaga sa mga matapat na nasa pangangailangan at kaguluhan. Ang balot ang kanyang mga anak ay kumakatawan sa pinababayaan at pinagmamalupit ang bayan ng Diyos. Kapwa po sa luma at bagong tipan, o matandang tipan at bagong tipan, ang habag at pagkalinga para sa mga nangangailangan ay mga tanda ng tunay na pananampalataya sa Diyos at tunay na kabanalan. Paano po ninyo maiirelay ang kwentong ito sa kwento sa inyong buhay, sa mga usaping pangangailangan o krisis ng buhay? Mafe-feel po ba natin na nami-meet natin yung mga bawat needs natin sa bawat araw? May mga panahon ba na pinipilit tayo ng ating mga pinagkakautangan na bayaran ang ating mga pagkakautang? O nakakarinig nga ba tayo ng hindi magaganda mula sa kanila? O tayo mismo na nakauutang ay nakakapagsalita ng hindi mabuti sa kanila? Or we feel like slaves sa ating mga debts? Or mafe-feel natin na yung jars natin ay overflowing? I have just enough. Or my cupboards are almost bare. Wala nang laman halos ang ating mga sasidlan. Or I need someone to help. Ano po ang nararamdaman ninyo sa mga karanasang halos walang wala na? Nadidrain na ang energy? Wala nang kapayapaan? Nauupos na ang ating mga panahon? Or we need cash? And we need patience, mahabang pasensya sa lahat ng ating mga pinagdaraanan at karanasan sa buhay. God used the widow's own limited resources. What resource of yours could God use also, or has God used to provide for you? If your faith was a jar of oil, how would you describe it? Bone dry? Running flow? Just enough for each day? Or being replenished? Or full and overflowing? Does your money help or hinder your trust in God? How can your family share more with the poor? Marami pong tinuturo sa atin ang kwento ni Elisha o ni Eliseo at ng babaeng balo. Sa panahon ng ating mga alalahanin, lagi po nating saliksikin ang karunungan ng Diyos upang ipagkaloob sa atin ang panibagong perspektiba, upang sa gayon mabigyan tayo ng pamamaraan at mga solusyon sa ating mga suliranin. Ang babaeng balo ay nagpahayag kay Eliseo ng kanyang takot dahil wala ng kanyang asawa na siyang taga-provide ng kanilang pangangailangan. Maging kanyang mga anak ay maaaring mamasukan upang makabayad ng utang. Tingnan natin paano ba ang pagsunod sa Diyos. Paano nito binibigay ang kabutihan sa atin? Sinunod ng babaeng balo ang utos sa kanya ni Propeta Eliseo na libutin ang kanyang mga kapitbahay. Manghiram ng basyong sisidlan ng langis hanggat mayroon siyang mahihiraman. Magkukulong sila sa bahay at lalagyan nila ng langis ang mga basyo na nahiram nila hanggang sa ito'y mapunong lahat. Inutusan din siya ni Eliseo na ipagbili ang mga langis na kanilang mga napuno. Ganun din, sinunod niya ang lahat ng sinabi ni Eliseo sa kanya. Tunay na ang pagsunod ay mayroong gantimpalang pagpapala at kabutihang na idudulot nito sa ating buhay. Kung atin pong susuriing mabuti, ang himalang naganap sa kanila ay dahil sa kanilang pagsunod sa instruction ni Eliseo.
Hindi natin alam kung saan magagaling ang supply na ipagkakaloob. Gagamit ang Diyos ng pamamaraan upang matugunan ang ating pangangailangan. Alalahanin po natin, ibang pamamaraan ng Diyos sa tao. God's mouth is different and He will multiply your seed in your if you trust Him. Even in the midst of our own problems, merong solusyon na ibinibigay ang Panginoon. Binibigyan tayo ng Diyos ng abundant resources, provisions, kung tayo lamang ay marunong sumunod sa Kanya. Sa kalagayan po ng balon na batbat ng utang, ginawa siya ng Diyos na isang entrepreneur. Ginamit ng Diyos kung ano ang mayroon siyang natitirang ari-arian. And out of this, God turned her biggest misery into a great miracle. Magagawa din ng Diyos na pasaganain tayo at makagawa ng miracle sa ating buhay ang Panginoon. At tutugunin ang bawat ating pangailangan. Tumawag lamang tayo sa Kanya at matuto tayong sumunod. The real hope is not in something we think we can do, but in God, who is making something good out of it in some way we cannot see. Sa bawat hamon o krisis na ating pinagdaraanan sa buhay, hindi tayo dapat manangan sa ating mga sariling kakayahan, kalakasan, katalinuhan at kayamanan, kundi mananangan tayo sa kung ano ang magagawa ng Diyos sa ating buhay. Matuto tayong sumandig sa Diyos na ating matatag na sandigan sa buhay na siyang laging gumagawa ng mga himala sa ating buhay. Be encouraged today, mga kapatid. In your place of weakness, you will find your greatest strength from God. Sabi nga po niya, "My grace is sufficient for you, for my strength is made perfect in weakness. Therefore, most gladly, I will rather boast in my infirmities, that the power of Christ may rest upon me. Therefore, I take pleasure in infirmities, in reproaches, in needs, in persecutions, in distress, for Christ's sake. For when I am weak, then I am strong." Nakasaad po ito sa 2 Corinthians chapter 12 verses 9 to 10. Mga kapatid, magandang umaga po muli sa inyong lahat. Naway nakahalaw muli tayo ng ating lakas para sa ating mga paggawa. Pagpalain nawa ng Diyos ang inyong mga lakad, ang inyong paghahanap buhay at ang inyong buong sambahayan. Hanggang sa muli, mga kapatid. Bye-bye.